Hello po. Muli po, bumabalik po si Kuya Joms sa cooking portion ng Joms Cucina food trip pa. So, ngayon po mga kapatid, meron po tayong another recipe na one of favorite po din ng mga Pilipino sa pagkainan. Ito po ang recipe na munggo gisado. So, tama-tama po ito sa paksiw. Mga ganyang partner po daw yan sa mga ganyang lalo na pagtagulan or every Friday daw po. Lalo na ngayon pong koresma. Tama-tama po itong paksiw na isda at munggo. So, ngayon po, depende po sa inyo kung lalagyan niyo po siya ng laman ng baboy. So, kung nagpa-fasting po kayo, sorry na lang. Igisyan nyo na lang po sa bawang sibuyas kamatis. Masarap na rin po yan. Well, anyway. Marami po tayong gagawin. At sinasabi ko po, marami po tayong i-upload. Iba-ibang klaseng recipes po na gustong-gusto ng Pilipino. Siyempre po, love your own. Hindi natin siya makakalimutan kahit nasa ibang bansa po tayo. Iba po ang recipe ng Pinoy. Marami po tayong gagawin. Adobong manok, adobong puti, lahat po, patatim, paksiw na pata, pata sa beans, marami po tayong putay. Step by step, hinay lang po. Marami po tayong mga kapatid, mga nagba-vlog, yung mga nag-YouTube din po, ang gagaling din po nila. Marami po tayong natututunan din sa kanila, mga konsepto ng pagluluto at iba-ibang technique. Ayan po ang ganda na nag-share at nakikita natin ang iba-ibang estilo o style ng pagluluto. Ayan naman po ay tinatawag na parang camaraderie. Hindi po tayo makasarili. Hindi po tayo selfish. Ang kaalaman ni spread po, hindi po tinatago. Kaya yan po ang maganda po. Yung mga nagluluto, nagbablog, ang daming natututong mga tao dahil po sa kanila. Mabuhay po sila. So anyway, ako din po, isa na ako sa mga nag-upload ng mga iba-ibang class. Sana po, i-follow nyo rin po ako, bigyan nyo ako ng chance. As I said, ang YouTube channel ko po, Joms Cucina Food Trip pa. So, marami rin po tayong recipe na gagawin. Kung gusto nyo po, mga desserts, appetizer, salad, pero step by step lang po, may hinakalaman. Sa ngayon po, ito po muna tayo. Gisadong munggo. Stay tuned. Sit and relax. Kapatid, si Kuya Joms po ito. Nagbabalik muli. Ito po ang mga ingredients ng ating lulutuin ngayon. Recipe for today, gisadong munggo. Ito po ang main ingredients po niyan. Siyempre po, meron po tayong munggo. Madali lang po yan. Iba po, binababad yan. For how many minutes? 30 minutes to an hour. Or yung iba po, pinapressure cooker. Or kung wala naman pong pressure cooker, pwede rin po natin intayin lumambot. Pakuluin lang po natin hanggang sa lumambot po siya. Okay? Meron po tayong sibuyas again. Sibuyas po, puti or pula, pwede rin po. Meron po tayong garlic. Mas masarap, mas madami dahil mas malasa. Lumalasa po sa ang flavor ng garlic at napaka-healthy po lalo niyan sa puso ng tao at sa mga kaugatan.
Meron po tayong kamatis, siyempre po. Gigisa po natin siya ng mahusto sa kamatis. Masarap po yan. And then, meron po tayong paminta. Meron po tayong Himalayan salt or pink salt. Pwede rin po kayong gumamit ng sea salt or puting asin. Meron din po tayong pork. Instead na chicharon, pwede rin po natin siyang iprito. Masarap din po siya. Depende po sa estilo nyo. Yung iba po, hindi gumagamit niyan. Chicharon ang ginagamit. So, sa punto pong ito, fresh from scratch ang gagawin natin. Masarap din po yan. And then, siyempre po sa gulay, instead, nandito po kami sa Canada, kaya ang hirap pong humanap ng talbos or dahon ng ampalaya na original na nilalagay on top of the munggong ginisa. Pwede rin pong spinach, pero this time, ang ginamit ko po ay masarap din po itong gamitin sa munggo. Ito po ay tinatawag na snow pea sprout. Ito po yung talbos ng ano po ba yun? Yung snow peas, yung matamis po yun eh, yung hindi ko po maisip yung sa Tagalog, yung snow peas, yung bichuelas po ba yun? Yung kule green, no? So, yan po lahat. So, yung iba po, may mga iba-ibang diskarte, pero ako, sa tingin ko, malasa na rin po ito. Pwede na rin po ito, pagtsagaan. So, muli, iluluto po natin ito, ihanda ko po siya. Pre-prepare ko na po, ihanda para mailuto natin, step by step. Sana po, huwag kayo mainip, stay tuned. Bye-bye. Hello po. Bumabalik po si Kuya Joms muli sa Joms Kusina Food Trip. Sa ngayon po, iluluto po muna natin ang munggo. Gisadong munggo. So, ngayon po, nilagay po natin dito sa casserole o kaserola ang 2 cups. Ako, depende po sa inyo. 2 cups lang po ang ginagamit ko. Ayoko po masyadong madami. 2 cups na munggo is fine. And then, lalagyan po natin siya, papakuloyin po natin siya sa 2 liters of water po for the meantime. Sa punto pong yan, kukulo po siya at medyo lalambot po siya. Almost 30 minutes na kumukulo po siya. Okay na, okay po. Che-checkin po natin siya frequently para po makita natin baka po matuyuan. So, right now, gagawin po natin ng lagyan na po natin ng tubig for 2 liters. Ngayon po, ibubuhos po natin ang pangalawang litro ng tubig. Ganyan lang po kasimple yan. Hahayaan lang po natin kumulo ng kumulo at titingnan po natin yung mongo bean o yung mongo kung malambot na po, and then iseset aside po natin yan pagka lumambot na po. Ayan po ang step 1. Ano po? Babalik po tayong muli sa Joms Kusina Food Trip pa. YouTube channel ko po yan. Babalik po tayo. After 30 minutes, makikita po natin kung gano'n nakalambot. Or gusto nyo lagyan ng laman, depende po. Pero this time, ngayon po, lalagyan ko po siya kasi masarap po from the scratch, parang chicharon, tsaka nyo siya isasama sa pakulo. Wow! Ibang klase. Ayan po ang tekniko.
So ngayon po, papakuloyin po muna natin siya dito sa 1 litro ng tubig hanggang sa lumambot ang baboy. Okay po, yung pwede nyo po yung kasim, pigi, mga ganyan. Pero this time, ang ginamit ko po, pork belly. Okay po? Lalagyan po natin ng tubig to and then papakuloyin natin yung baboy. Okay? Add the water, ilagay po ang tubig. Isunod po natin ang karne ng baboy. Depende po sa inyo yan. Sa puntong ito po, pwede po natin siyang lasahan. Lagyan din po natin siya ng paminta. Onting paminta at onting asin. Sa gayon po, magkalasa po yung karne ng baboy natin. Pwede rin pong, kung umiiwas kayo sa sobrang alat, pwede rin pong paminta na lang po ilagay natin. So, depende po sa adjustment o depende po sa nagluluto, di ba? Depende po sa inyo yan. Pero sa puntong ito, ito po yung ginagawa ko ay sarili ko pong estilo. Sarili kong style. Ano po? Right now, lalagyan ko po siya ng paminta at asin. Okay? Lagyan ko po muna siya ng paminta. And then, isunod po natin ng rock salt or pwede rin pong Himalayan or pink salt. Pero this time, ang gagamitin ko po rock salt or sea salt. Siguro, depende po sa dami ng karne nyo, no? Tinatansya ko lang po yan, pero yung paminta ko po, almost siguro half a teaspoon ground pepper and then almost half a teaspoon din po ng rock salt. Okay po? Ayaan po natin siyang kumulo at tatakpan po natin siya. Balikan po natin siya after 30 minutes. Medyo hindi po siya medyo naka 3/4 full yung heat, okay? Takpan po natin siya. Hello po. Ngayon po, nagbabalik po si Kuya Jom. So, i-fry po muna natin. Ang next step ay fry natin yung pinakuluan natin na pork belly or pork casing. Ipiprito po natin siya ng mild lang. Hindi naman siya ganun ka-toasted or pritong-prito. Basta mild lang po. Basta maprito lang siya mag-brown. Kasi mas lalasa po yung, mas lalasa rin po yung flavor niya. Ito po siya. So, lagyan po natin ng mantika yung kawali. Hindi naman po kailangan na nakalubog sa mantika na para magchichicharon tayo. Onting mantika lang is fine. And then, i-drop natin, ilagay na po natin. At saka po natin takpan.
Chicken lang din po natin, more frequently, baka masunog po, or medyo half above high temperature po. Medyo hindi po siya ganun ka-init, hindi rin po siya ganun kalamig. So, after 15 minutes or 10 minutes, che-chicken po uli natin. Okay? Hello po muli. Bumabalik po si Kuya Joms. Ang pangatlo pong gagawin natin, ang third step, ay ang paggigisa. So, andito po ang crucial stage or yung delikadong proseso ng paggigisa ng munggo. Kailangan po lutuin natin ng gusto yung kamatis bago natin isabay ang munggong pinakulo natin at i-drop natin yung baboy at yung pinagkuluan. Step by step po, follow me. Sundan niyo po ako. Lagyan po natin ng mantika. Medyo mainit-init na po itong kawali bago ko nilagyan ng mantika. So, pwede na natin siyang sunod-sunod rin ng paggigisa. This time po, gusto ko mauna yung bawang. Inaanho natin, masunog, papait po. Pag medyo brownish niya, ilagay na natin po ito sibuyas. Susundan niyo po ba ako, bawang, sibuyas, tapos po ilaglag natin ang kamatis o tomato. Dalawang malaking tomato sa okay na rin po, dalawang malaki or you know, tatlong katamtaman kasi mas para sa akin po ito po yung nagpapasarap yung kamatis po sa akin po yung pagluluto ko ng munggo. Subukan nyo po, madaming kamatis, mas masarap plus yung pinagkuluan ng baboy at saka yung pinrito nating baboy. Mamaya idadrop natin, pakukuloy natin ng gusto kasi medyo lumapot siya, and that's it. Napakasarap po nito. Punto pong ito, pwede natin lakasan ng onti. Che-chicken po natin. Mabalikan po natin siya. After maybe 3 to 5 minutes, titignan po natin para malutong-maluto po yung kamatis. Balikan po natin, tignan po natin after 3 minutes, pwede po natin siyang haluin at baka masunog. Lagyan natin ng konting mantika, yung pinagprituhan niya, masarap din.
Pwede rin po nating ilagay na ngayon to, no? Tong yung pritong pork natin, pwede rin mamaya sa pagpakulo, pero this time gusto ko po siyang ihalo. Lagay natin. After 2 minutes, medyo na-absorb na din ng katas ng pork. So, lagyan natin ng onting tubig niya o yung pork stock niya, yung pinaguluan. Simmer for about 3 minutes, tsaka natin ilagay yung munggo. Okay? Lakasan natin siya, and then after 3 minutes, balik tayo, ilagay uli natin yung last na proseso ng pagluluto natin, pagkagisa. Ilagay lahat yung pork stock niya, at saka yung isinabay natin sa paggisa ng onte for about 3 minutes yung pork sa bawang sibuyas kamatis, and then yung last, eto po. Eto po yung munggo na kumulo, yung first step na ginawa natin, ihahalo na po natin siya hanggang sa kumulo for about 15 to 20 minutes, and then it's done. Tapos na po siya. Titikman na natin, timplahan natin kung anong panlasa nyo. Ako, gusto ko po matabang, depende po sa inyo sa nagluluto. Okay? Balik tayo after 3 minutes, pakuluin natin ng onte. Babalik po tayo, tignan natin, kumukulo na po siya. Pwede na po natin ilagay yung munggo na pinakulo natin na lumambot na siya. So, after that, another 15 to 20 minutes po. Okay? Ilagay na po natin siya. Wow, tignan nyo naman po yung itsura. Ang mukhang ang sarap-sarap. Sa taste po, eating portion po, sa taste eh, sarap. Tikman natin, ano po? For the meantime, pakuluin pa po natin siya for about 15 to 20 minutes, and then that's it. Tikman natin, lasahan natin, timplahan natin. Pero nauuntian ako sa sabaw niya. Gusto ko pong dagdagan ng sabaw, para baka matuyuan po eh. Dadagdagan ko po ng mga half liter, kalahating litro ng tubig. After 15 to 20 minutes pong kumulo, malambot na yung baboy po niyan, yung pinirito natin. Tsaka malasa na po yan. Tignan natin. Wow! Ang sarap. I-focus natin ng gusto. Tingnan natin kung gaano. Wow. Oh. Ang ganda. So, punto po ito. Ilalagay na po natin ng final which is sana po dahon ng ampalaya. Ngunit mahirap po humarap dito ng sariwa niyan. Kaya ibang talbos lang po inilagay ko. Ito po siya, ang kalbos ng snow peas. Ilagay na po natin siya.
hindi naman po masyadong niluluto yung talabos na yan. Sobrang init po ng munggo, pwede na po natin patayin yan. So, luto na po siya. Atin po tikman itong ginawa nating gisadong munggo. Halina po sa tikiman portion. Hello po. Ayan po ang recipe natin for today. Gisadong munggo. Mukhang napakasarap po nito. Sana po mag-enjoy kayo. Sana po nakasunod kayo sa step by step na ginawa ko. Doon po sa mga beginner or sa mga professionals na may mga experience na magluto, sana magawa niya rin po itong sa akin. Thank you po muli. Si Kuya Joms, YouTube channel ko po, subscribe and like me and view my blog or my video that I post and upload. So sa Tikiman portion po tayo ngayon. Yan po ang finished product natin. Napakasarap po. Nakita niyo po ang itsura. Sa Tikiman portion po tayo, mga kapatid. Tikman po natin kung gaano kasarap itong gisadong munggo. Unang subo para sa inyo po. Light na light lang po yung lasa niya. Hindi maalat. Hindi matabang. Depende po ako sa panlasa niya. Basta ito po ang gusto ko. Itong lasa lang po. Sana po mag-enjoy kayo sa susunod na upload po natin, gagawin natin. Stay tuned and don't forget yung YouTube channel ko po. Subscribe and view and like my blog. Thank you po ulit sa susunod. Ito po si Kuya Joms. Magandang umaga o magandang gabi po sa inyo lahat dyan. Mabuhay po. God bless.